Magandang gabi po sa inyo lahat. Welcome to our RiverWord. And kung ikaw po ay nanonood ngayon, hindi po aksidente na napapakinggan niyo po ngayon ang mensahe nito. Naniniwala po ako, may plan ng Panginoon sa inyo. God wants to reveal Himself to you, manifest His power, His grace, and His miracle sa buhay mo ngayon. Amen? Hallelujah. Buksan po natin ang Biblia sa Luke chapter 9, verse 1 and 2. Luke chapter 9, verse 1 and 2. He called His 12 disciples together and gave them power and authority over all demons and to cure diseases. He sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Ito po yung utos ng Panginoon sa kanyang mga disciples, at ang mga disciples po noong time na yon ay yung mga tagasunod po ng ating Panginoon sa Kristo, the 12 disciples and other followers of Jesus Christ. And nowadays, tayo po yon, mga believers, mga anak ng Lord, nakatira ang Banal na Espiritu Santo sa iyo, at ikaw ay puspos ng Banal na Espiritu Santo, sumusunod ka sa Diyos, nagpapadisciple ka, nagdisciple ka, you're called a disciple because you're a follower of Jesus Christ. Ang sabi po dito, He has given us the power and authority over all demons and to cure disease. Dito po ako magpo-focus dun sa word na to cure disease. You know what the Greek word for disease na ginamit po dito ay hindi lamang po ito basta na lang na isang sakit o karamdaman. Although if you're going to look at carefully the Greek word na ginamit dito, it means sa Greek word po, ang tawag po dito nosos. Ang ibig po sabihin nun, sickness and diseases. Alam niyo po ba na ang word na nosophobia ay nanggaling po sa Greek word na nosos? Ang ibig po sabihin ng nosophobia is the extreme or irrational fear of developing disease or sickness. In other words, ito po yung takot na nagdadala ng sakit at karamdaman. Ang sabi po ng Bible, God has not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of power. In 2 Timothy 1, verse 7. Ang fear po ay hindi galing kay Lord. Ang fear of COVID, ang fear of sickness, ang fear of cancer, ang fear of diabetes, ang fear of dialysis, ang fear of death doesn't come from God. Fear, nanggaling po yan kay Satanas. Satan is the author of fear. And hindi po yan galing sa Diyos. Because fear is the opposite of faith. Fear can bring distractions. Fear is the entry point of the devil to operate in your life. Therefore, do not feed your fear. Feed your faith. Because God has given us not the spirit of fear, but He has given us the spirit of power. Marami pong mga tao ngayon nakatakot po ngayon dito sa pandemic nito, ang COVID-19. Meron po akong testimony sa inyo, last March 20, hindi ko po kinakahiya, na ako po ay tinamaan po ng COVID. Ito pong virus, ito pong demonic plague na tinatawag po natin. Dahil yan po sabi ng Biblia. Pandemic doesn't come from God. Pandemic comes from the enemy. Amen? Hallelujah. Last March 20, nagkaroon po ako ng COVID and nawalan po ako ng panlasa, nawalan po ako ng pang-amoy. Praise God, di naman po ako kumayat. Ganito rin po ang aking katawan. Hallelujah. Dahil naniniwala ako na kahit po tayo magkaroon ng sakit at karamdaman, the Lord will going to preserve us and the Lord is going to heal us. You know what? The moment na nagkaroon ako ng sign ng COVID, ang sinabi ko po sa kaaway, Satan, you will never win over me. Sabi ko sa kanya, bakit? Because Jesus already won the battle 2,000 years ago. Praise the Lord. Pinagtagumpayan niya na ang kasalanan, pinagtagumpayan niya na ang kamatayan,
at pinagtagumpayan niya na. Tinubos ka na rin niya, hindi lang sa sumpa na kasalanan, sa sumpa ng kamatayan, kundi tinubos ka rin niya sa sakit at karamdaman. Dahil yan po sabi ng Bible, He did not just save us from sin and from the penalties of sin, He also paid your healing. Amen? Hallelujah. And sinabi ko po kay Satanas, you will not win because God is on my side. He is going to heal me. And naniniwala ako na itong sakit na naranasan ko ay magiging testimony, magiging praise report. Maraming maliligtas, maraming gagaling. And I believe itong napagdaanan ko, God is going to intensify His healing power. And praise the Lord, after few days na nagpray po ako, I cast out the spirit of COVID, I cast out the spirit of fear, I cast out the spirit of death. Lo and behold, after few days, pinagaling ako ng Panginoon. God has already won the victory for us. And we are also more than conqueror. We are victorious. And the enemy, Satan, COVID-19, is a defeated foe now and forever. Amen? Kaya ang bawat anak ng Diyos dapat hindi mo katakutan itong COVID-19. Because itong COVID-19 is a demonic plague that comes from the pit of hell. And ang good news is, binigyan tayo ng authority ni Jesus. In Luke chapter 9 verse 1, sabi dito, He has given us, He has called us and given us power, ano po ito? Dunamis. And authority, ang ibig po sabihin nito, in Greek word, exousia, it means the right to exercise. He has given us the power and authority over all demons, including COVID-19. Amen? And to cure diseases. You know what? Sickness has no power over you. Why? Because your body is the temple of the Holy Spirit. And greater is He that is in you than He that is in the world. Amen? Hallelujah. Binigyan po tayo ng kapangyarihan at authority ng Lord to cast out the spirit of fear, to cast out the spirit of COVID-19, to cast out every sickness and every diseases. Amen? Alam niyo po, natutunan po namin sa River of God, lalo na nung kay Bishop, ang COVID po, ang virus po na ito, is 90% fear and 10% virus. Ganyan po, dinideceive ng kaaway ang mundo. Nakala ng mundong ito na ang cure ay vaccine. Hindi po, ang cure is the power of God, the healing of God. I believe na si Lord patuloy na nagpapagaling because He is the God. He is the same yesterday, He is the same today, and He is the same forever. If God did it before, He can do it again. Si Jesus po, nagpagaling ng may sakit at karamdaman. If you're going to look at the gospel, kung titingnan niyo po from Matthew, Mark, Luke, and John, hallelujah, mostly, ang kanyang ministry, nilaan niya sa healing ministry. At ang Book of Acts, okay, nakita niyo po, the birth of the church, nagpatuloy ang healing ministry. And right now, we are the Church of Jesus Christ. Ang pangako ng Panginoon, the gates of hell shall not prevail. Mga kapatid, lahat ng nanonood ngayon, huwag niyong hayaan na ang COVID-19 ay pahintuin ka sa pinapagawa ng Diyos sa iyo. Greater is He that is in you than He that is in the world. Amen? If God is for us, then who can be against us? Amen? God will preserve us. God will heal us. So number one na kailangan niyong malaman is, first of all, you need to use what you have. Ano yun? Sabi dito sa Luke chapter 9 verse 1,
He has given us, His disciples, the power and the authority. What is that power? Dunamis power. And dunamis comes from the Holy Spirit. And the Holy Spirit is living inside of us. Acts 1:8, you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. You have the anointing of God. And that anointing, okay, sabi po ng Isaiah, kung ako kakambalit, chapter 10, verse 27, the anointing breaks the yoke, the anointing removes the burden, and the anointing destroys the works of the devil. Amen? Hallelujah! Hindi mananalo at hindi magtatagumpay ang kaaway. You need to be strong. You need to be courageous. Do not be discouraged. God is with you. Kung meron ka sakit at karamdaman ng Lord ngayon, kapatid, the Lord will going to heal you. The Lord will going to restore you. The Lord will going to preserve you. The Lord will going to heal you supernaturally. All you need to do is just to believe that God is able. Believe, because with men, it is impossible. But with God, all things are possible. Hallelujah. You just need to believe and you will receive it. Amen. Hallelujah. Pangalawang kailangan malaman nyo is know that God's will and it is His nature to heal every sickness and diseases. Ay, nakalagay po sa Exodus chapter 15 verse 26. I am the Lord that healeth thee. I am the Lord that heals you. In other words po, He is our Jehovah Rapha, the Lord our healer, the Lord our doctor, the Lord is our greatest physician. He will not just heal you, but He will also preserve you. He will restore your health. Hallelujah! Because divine healing, it is God's perfect will for you and I. Amen? Hallelujah! Sickness doesn't come from God. Healing is God's will for you and I. Kapatid, maniwala ka that God's power is available for you right now. Jesus died on the cross not just to save you from hell, but also to heal you from sickness and diseases. Dahil ang sabi ng Bible po sa Isaiah 53 verse 5, but He was wounded, si Jesus po to, He was wounded for our transgression, He was bruised for our iniquity, the chastisement for our peace was upon Him, and by His wounds, hallelujah, sa pamamagitan ng Kanyang mga latay, we are healed. Period. 2,000 years ago, Jesus already paid the price for your healing. Kasama sa redemption mo, kasama sa atonement, kasama sa katubusan, kasama yan sa ginawa ni Jesus Christ on the cross of Calvary to heal you. Kung papaano ako pinagaling ng Panginoon, kung papaano pinreserve ng Panginoon ang aking pamilya, the Lord will also heal you and the Lord will also preserve you. And I believe healing, the Lord is healing right now. Those who are watching, meron kang sakit at karamdaman ngayon, incurable disease, nagkakaroon ka ng matinding takot, depression, the Lord is healing you right now, kapatid. Be made whole and be healed right now. In the mighty name of Jesus Christ, the blood of Jesus never loses its power. Amen? Satan is defeated. We are victorious. The Lord will going to heal us. Amen? Hallelujah. Pangatlo kailangan natin gawin is you just need to claim your divine healing by faith. Because Jesus already paid the price for you. All you need to do is just to receive your healing by faith. Hindi mo kailangan mag-struggle, kapatid, dahil binayaran niya ni Jesus ang kagalingan mo. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Kapatid, I want to pray for you right now.
kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus Christ as your personal Lord and Savior, this is your opportunity right now. Do not let this opportunity just pass by. He's calling you right now. Gusto kanya magkaroon ng relasyon sa kanya. Don't just accept Him. Don't just believe in Him. Have a relationship with Jesus. Pigat mo ang iyong mga mata sa oras na ito. Sabihin mo itong simpleng panalangin na nanggagaling sa iyong puso. Sabi mo, Panginoong Jesus, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para ako ay magkaroon ng buhay na wala hanggan. Matubos ako sa lahat na aking makasalanan. Makapunta ako ng langit at hindi ako mapakusahan sa iyong biyaya. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa inyong plano. Nagpapasalamat ako sa inyong pag-ibig at pagmamahal sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon, tagapagligtas at dakilang manggagamot na aking Diyos. Nagpapasalamat po ako ngayon sa kapatawaran, sa panibagong buhay, at sa panibagong relasyon na mayroon ako ngayon sa inyong Ama. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Papanalangin ko po kayo for your healing right now. I believe God is going to heal every sickness and diseases. Kung paano ko pinagaling ng Panginoon, ganun din papagaling ng Jesus. Ama, sa pangalan ni Jesus, you said to your word, Jesus Christ, by your stripes, we are now completely and totally healed. In Jesus' name, I declare right now, every person who have sickness and diseases in their body right now, nanonood ngayon, I speak and I declare and decree your healing power to touch their bodies right now, from head to toe. Be made whole and be healed right now in the mighty name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. By the blood of Jesus, I speak life, I speak divine healing and divine health right now. Be made whole. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Panginoon sa kanyang ginawa. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin mo, Panginoon, kung nasaan ka man ngayon. I-testify mo kung anong ginawa niya sa iyo sa oras na ito. I-testify mo. Nandiyan po ang comment section or box na pwede kang mag-send ng private message o mag-comment ngayon na ikaw, kung paano ka pinagaling ng Panginoon, kung paano mo tinanggapan yung himala sa oras na ito. Papurihan mo ang Panginoon ngayong gabi. Hallelujah. Amen. Amen. Pagpalain po tayo ang Diyos nito. God bless you all and see you sa next RiverWord. Amen.